Hello guys, what's up? My name is Sean Main, and today, alika, pag-usapan natin at bigyan lang natin ng konting reaction itong live kagabi, no? Kagabi ni Attorney Trixie. Tontuwa ako kasi. Alam yun, meron tayong ano eh, dito mo marirealize na if you're part of your if you're a part of a community, makikita mo dito na may mga internal joke tayo na tayo lang ang makagets. No, may part kasi rito na parang ang tingin kasi ni Attorney Trixie eh tinatakot natin siya. Okay. May nag-joke kasi sa plus one. Kasi we all know naman na whenever there's a reaction done by members of Kabatas, no. Especially with Attorney Libayan, whenever he makes reaction, kinakasuhan siya ni Rafi Tulfo, 'di ba? Nagpo-file ng mga kaso. At hindi lang si Rafi Tulfo, but there are some people around him na nagfa-file ng mga kaso, no, pertaining, no, or in connection with Rafi Tulfo. Anyway, alika, panoorin natin at dito niyo mapapansin na sinugod ng mga kabatas ang live ni Attorney Trixie. Pero very healthy naman, ano, very healthy, entertaining yung mga comments dito. Kung anong part dito naging entertaining yung mga nagiging reaction ni Attorney Trixie, nakakatuwa. Na parang ano, naku culture shock sa atin. Kasi hindi niya alam, ah okay, nag-exist pala yan. Ah okay, marami siyang hindi alam. Okay, in terms of marami siyang hindi alam regarding sa alam natin about sa mga ginagawa ni Rafi Tulfo. Okay? So, hindi ko alam kung nagugulat siya, na-amaze siya, or nasyashock siya. It's just that makikita mo sa reaction niya. Siya naman, she doesn't make any big comments. It's just that makikita mo lang sa expressions niya, no? Na either nasyashock siya, nagugulat siya, or I don't know, di ba? Ang hindi ko maintindihan nga, eh hindi naman po ito offense na ano, na kaya pwedeng parusahan ng batas. Ang sinasabi ng batas kapag sa mga instances na ganito, ang liability lang po ay danyos. Babayaran, no? So ito na nga guys, sinasabi namin. Kasi favorite topic namin to sa mga discussions namin within law school, no? About the promise to marry. So isa ito sa mga common questions na naririnig natin sa iba't ibang subjects, especially sa PFR. Sa PFR, which is under the civil code. PFR is person and family relations. So doon nati-discuss yung about sa mga pagpapakasal and all. And one of the biggest topics na talagang nati-discuss namin is yung about sa promise to marry. Ano ba ang liability ng isang tao na ganun yung nangyayari? There are even instances na nakakabasa kami ng mga, it's a little bit petty or lame if you would say that, pero there are certain instances na may mga nababasa kaming mga Supreme Court decision talking about promise to marry. Meron pa nga kaming nabasa, if I remember it correctly, hindi ko lang matandaan yung name ng case at saka yung GR number. Meron po doon isang nag-promise to marry, virgin yung babae, so naniwala siya na pakasalan siya ni lalaki, so nagkaroon sila ng premarital sex. Okay? So from that, biglang hiniwalayan siya ni lalaki and nagdemanda related to the promise to marry. Diba? So imagine ninyo, papasok lang yung civil case, yun e kung, in terms of damage, ha, yun e kung gumastos ka na sa isang kasal. Not because binigay mo yung virginity mo dun sa isang tao. Diba? It doesn't work that way. Umurong, yung trahe, kung ano, yung mga pinaghandaan, yung mga ginastos sa pinaghandaan. So, kuwawa naman. Oh, tama rin naman yung sinabi rito nung Chippy Duenya. Sabi niya rito, sa kasal nga, kahit sa kahuli-hulihan sandali, sinasabi ng mga priest kung buo na talaga ang loob niyo at kung may tututol. Imagine niyo, even dun sa point na yun, diba? Even dun sa point na yun, yung priest, sinisecure na totoo na ito yung gusto mong gawin. Diba? Kasi nga meron tayong mga tinatawag na shotgun wedding. Diba? Pikot. Diba? Anong ending yan?
naghihiwalay yung mag-asawa, nagkakaroon ng ibang parties, di ba? Kasi ayaw nila dun sa relasyon na yun eh. They don't like it. It's just that there are people, ito totoo to, no? Whether you like it or not, whether you agree or not, pero totoo to. There are many instances that men and women, hindi lang lalaki or babae, hindi lang lalaki, even babae, there are instances that even men and women who are being forced in a marriage, no, they end up cheating without remorse. Hindi nila pinagsisisihan na lokohin nila yung mga partners nila. Bakit? In the first place, they don't even want to be in that marriage. Eh. It's just that there are also people na sobrang makasarili. In a way na ang tingin nila doon sa isang tao, ipag-aari nila. Hindi po natin pag-aari yung mga partner natin. Kaya nga partner. Diba? Katuwang. Tawag nga natin minsan sa asawa, diba? Katuwang. Pero yung iba kasi, ang tingin nila, pag-aari. Mapababae man yan at mga palalaki. Diba? Kaya nga ang hirap-hirap, guys, no? Something na hindi dapat din natin pinangahimasukan is yung problemang mag-asawa. One of the biggest. Not unless binubugbog na ng lalaki or ng babae yung isa. Doon lang tayo makikialam. Kung dangerous na, kung nakakompromise na yung safety, diba? Doon lang. Pero yung sabihin mo yung mga away nila, ako sa mga kapatid ko, whenever they have fights with their spouses, ako, I always ask them, mag-usap kayo. Kahit kapatid ko yung nakikipag-usap sa akin. Never did I, even once, no? Kinampihan ko o pinaramdam ko sa kapatid ko. Nakakampi ko siya. Pero alam niya sa sarili niya, if things go worse and wrong, frontliner niya ako. Pero yung mga usapang mag-asawang away, yan yung never niyong papasukin at paghihimasukan. Huwag na huwag niyong gagawin yan. Kawawa naman. Sabi ni Vince, mananalo kayo sa pagka-presidente, Senator Turco. Yun po ay kung dadami pa ang mga botanteng bobo. Oops. Sorry po kung ganito ang pananalita ko, but I'm sure deserve nyo to kasi ganito din po ang estilo ng pananalita ninyo. Baguhin yung estilo ninyo. Kaso yun talaga yung style niya eh. Kay Mighty Tejero, sabi niya. Mati, sorry. Napanood ko noon yung pagtawag niya sa sundalo. Doon ako nag-stop na manood ng programa niya. marahil matatawag pa akong masyadong pumapanig doon sa pamilya ng sundalo dahil ako din po, tulad ni Senator Rafi, ay anak ng isang military official. Ang father ko ay nag-retire from the Air Force. Matagal po siyang piloto at bago niyan, siya po natin ng konti. Philippine Scouts. Tumawid. Ito guys, no, panoorin niyo na lang po yung buong live ni Attorney Trixie. Panoorin po natin yung ibang comments ng mga kabatas natin. Ayan. Ay for perjury dahil ang pinakilala niya ay ibang babae, iba doon sa tunay na asawa niya. Di umano, yun yung reklamo. Na-dismiss po ito, although binring up later on nga yung possible disqualification doon sa COMELEC dahil nga mayroon siyang conviction for a crime involving moral turpitude at 5 years po siya dapat na, from the time the decision becomes final, 5 years po siyang disqualified. However, dito ang sabi ng COMELEC ay, nagtagal ha sa COMELEC ang issue. Wala. There you go. Yun nga, very recent lang, no, pinakita sa atin, shoutout sa'yo Coach Jarrett. No? Shinare sa akin ni Coach Jarrett yung decision ng Supreme Court. Nabasa at nakita ko na yun. Kindly take note, it was a disqualification case against Rafi Tulfo. No? It was a disqualification case. And tama rin naman yung naging decision ng ano. And I agree with ano. Kasi based din sa Omnibus Election Code. Okay? Once na ang isang, gaya ni Rafi Tulfo, okay? Let's use him as the example kasi siya naman talaga yung involved dito. Based sa decision ng ano, unang-una sa lahat, sana naging kasing bilis na decision ng what do you call that? Kasing bilis na desisyon ng COMELEC, yung ginawang desisyon dyan kay PBBM nung time na may nag-file ng disqualification case against him at may nag-file ng cancellation ng kanyang COC.
two different things. Magkaiba po yung kinaso kay Rafi Tulfo na disqualification sa isa pa pong naka-file sa kanya na co-warranto. Okay? Sa co-warranto, it is about his nationality. Ito, it's about dun sa sinasabi ni Attorney Trixie. I fully agree with what the Supreme Court have said dun sa kanilang decision. Okay? Hindi na po jurisdiction talaga ng Supreme Court even if they file the petition for certiorari. Okay? Automatic na po yun. It's very unfortunate na tumagal po, no, sa COMELEC yung decision. Dahil ba masyado sila naging, dalawa lang yan eh. Sobrang busy sila sa problema, sa issue na final laban kay PBBM at that time at hindi nila mabigyan ng focus yung kay Rafi Tulfo. Or sinadya nila yung delay. Okay? Kasi, eto lang guys, no, just to give you context. Ang mga decision po coming from COMELEC and bank. Okay? Lahat lang po na na-decide ng COMELEC and bank ang pwede pong magkaroon ng opportunity na may appeal sa Supreme Court through petition of certiorari. Okay? Now, noong time na na-file yun, na-proclama na po si Rafi Tulfo as a senator. By the time na yung time na yon, yun yung ending eh. Saan ba nag-e-end at nagsistart? Okay? Nag-e-end po ang jurisdiction ng COMELEC, even the Supreme Court, before siya maproklama. By the time na maproklama na siya, ito yung ingredients niya, ano, para mapunta yan sa SET, sa SET. No? Sa SET. One, kailangan na proklama na siya. Pangalawa, nagkaroon na po siya ng oath of office. At pangatlo, meron na po siyang nag-assume na po siya ng office. Nangyari po yun. Nangyari na po yun before pa nakapag-file ng petition to certiorari. So, automatic na yun. Para sa akin, that's already, ano eh. Nanalo po si Rafi Tulfo because of technicalities. Nanalo si Rafi Tulfo because of the prescriptive period. No? It's not because hindi meritos yung mga statement or yung mga inano ni Ma'am Julie Licup dun sa kanyang affidavit. Now, kahit po yun ay nasa set na, imagine nyo, it took them some time. Lumagpas na rin po sa prescriptive period. Kasi sa set, it will only give you what, 10 days? Para makapag-file ka ng disqualification laban kay Rafi Tulfo. 10 days. Eh lumabas ang reso ng COMELEC more than 10 days. I think it's more than a month. Diba? What makes you think na makakahabol pa si Ma'am Julie? Hindi na. Eh ang status ko, ang co-warranto, yung grounds nila is about citizenship ni Idol. That's any time of the year. Anytime during his term. Diba? So yun yung alam kong huli. Is yung co-warranto naman ni Rafi Tulfo. Sinong lawyer niya ron? Sinong lawyer doon na nag-file ng co-warranto? Si Attorney Libayan. Kaya iniisip ko, kaya niya siguro ginaganito si Attorney Libayan. Diba? Because Attorney Libayan is representing those people who is against him. Who wanted him to be ousted sa kanyang position as a senator. Diba? Ina-analyze lang natin. But we don't know kung meron pang other reason kung bakit ganyan siya kay, no, kay Attorney Libayan. Anyway, moving forward. Sa ng jurisdiction ang COMELEC, dapat ang reklamo ay ihatid na at dun umpisahan sa Senate Electoral Tribunal. I understand na may nakafile po na kaso doon sa SEP, pero mukhang mabagal ang pag-andar nito. Sa totoo lang, bihirang-bihira ang nananalo sa SEP or sa PEP. Dahil nga, meron ka ng presumption. Dahil nanalo ka, nakaupo ka, minibigyan po ng respeto ng ating batas and in many instances ng mga opisyales na na-elect ka na eh, naboto ka na eh. So, hindi ganun kadali na matanggal ka. So, yun po yung nangyari doon.
sabi ni Gail, ang pagpapakasal ko po, dapat both sides ay kagustuhan na makasal sila. To be fair or to be, well, to be fully informed about yata, hindi siya aware na na-dismiss na pala. So, hindi po siya na-sanction. Actually, dismissed yung kaso doon sa AF. Ikaw po naging professor niya sa college at naging mentor niya. Uy, ako, grabe kayo. Sobra kayo, ha. Huwag naman po ganyan. Ako pa yung talagang sinangkalan ninyo. Sabi ni Boss TV, bakit kayo galit sa future president namin? Ha, 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 ha. Hindi katulad ni VP Sara na tinulungan niya ang addict na para manalo, kaya nagkaleche-leche ang buhay ng mga, oh, grabe naman kayo. Wait, thank you kay Roy. Hindi ka nakita itong Boss TV na ito. Yun, thank you kay Roy. Para din na sa yun, Naming, ano, maraming salamat ha, dito sa TikTok, nakakatuwa kayo. I mean, oo naman, pati naman sa Facebook at saka sa, ano, sa YouTube. Sabi ni Ma'am Jenny, ako'y nasaktan sa ginawa ni Tulfo kasi isang sundalo ilang kasal na bintang sa kanya or masagot yung insistence na makakaasa sa Commission on Appointments. Although remedies are available. Scandal makes money for opportunists. Aray. The public sphere is not the appropriate platform for private issues where legal remedies are available. Scandal makes money for opportunists. Aray. Sabi ni Darkshade, kaya bukang bibig ni Tulfo yung ipapatanggal niya yung PFC kasi parang ganun ang gusto ni girl. Sabi ni John Paul Mendoza, is Mr. Tulfo the senator an American citizen? Hindi po maliwanag sa akin yan. Wala po akong any knowledge about his current citizenship. But I understand that si Congressman Erwin Tulfo, who used to serve in the U.S. military, had issues nung siya po ay humarap sa Commission on Appointments. Although, according to him, sumiti na siya ng pagtalikod niya sa kanyang American citizenship. Yeah, I mean, talking about Erwin Tulfo. But do you have any records of Sabi that? Sabi ni Sendong, di ako makamove on sa supplies and mini therapy. Makakaasa, hinihikayat namin ang lahat, sabi ni Senator Rafi, ng opisina niya, na maging mas mapanuri sa mga lumalabas na issue na maaaring ginagamit lamang ang patriotismo at servisyo natin sa bayan para lang isulong ang ilan sa kanilang mga personal na interest, lalo na sa politika. Ayan na po. Ang sinasabi niya, yung manifesto na yon, na hindi naman sinulisit ng kahit sinong mga ibang mga kandidato dyan o yung mga taong lumalabas ang pangalan nila bilang kandidato sa susunod na eleksyon, hindi naman nila sinulisit ito. Exactly. Pero ang sinasabi niya, politika lang to. Itong manifesto na ito ay nilalabas purely for political purposes dahil mayroon sigurong kinakampihan na ibang kandidato. Okay, so, ako, hindi ako sang-ayon dito sa panig nila na nagsasabing politika lang yan. Bihira nga po makilahok sa politika ang mga ano eh, ang ating military personnel, active or even retired. Yeah. Pero, and eto guys, no, one thing lang na na-realize ko after sabihin ito ni Attorney Tixie, totoo nga naman. And whenever they do that, no, whenever they speak up, whenever they come out of their shells, it means this is a serious matter that they want to get themselves involved with. Diba? Pag retired ka na, pwede naman.
Diba? Pwede ka naman makilahok sa politika. So I do not understand why ginagamit niya itong dahilan na ito. Sabi niya, makakaasang lahat na mananatiling tapat sa ating AFP si Senator Tulfo, patuloy niya ring susuportahan ang mga panukala na magpapatibay sa ating mga kasundaluhan na walang sawang tumataguyod upang pangalagaan ang soberanya ng ating bayan. Medyo forward tayo konti. Sabi ni Sam, hindi daw sincere. Sabi naman ni Ma'am Victoria, totoong may natutulungan si Senator Rafi pero ang estilo ay walang habas. Like yung babae or lalaki, nangangaliwa sa sana preno konti, lalo may mga anak. Parang overkill na bali walang kahihiyan ng mga anak. Sana hindi ganun kabulgar. Alam mo, so far, no? Sa more than an hour na video na to ni Attorney Trixie, yung Boss TV lang yung napanood ko na may nasabing maganda or okay para kay Rafi Tulfo. And the rest of it, nah. Hanap pa tayo ng iba, guys. Ayan, sabi dito, no to Tulfo Brothers. Yung style. He is still entitled to due process. At ito po ay pinapahayag pa natin yung kanyang statement. In other words, hindi natin pinabayaan na yung side lang ni Corporal ang narinig, kundi ipinipresenta din natin ang kasagutan niya. But at the same time... Well, here's the unfortunate part, no? This is the very unfortunate part. Yung pinag-uusapan natin tao, isa na lang yung nagsasalita. Si Rafi Tulfo na lang ang nagsasalita. Do you really think makapagsalita pa ngayon ang kalansay ni PFC Canlog? Can we actually reach out sa pamilya ni PFC Canlog, no, to make a statement about sa nangyari sa anak niya, sa mga pananalita ni Rafi Tulfo? We never heard of anything about that. Even sa mga social media posts. I think there's this one, no, galing pa mismo sa pinsan ni PFC Canlog. Wala tayong nakita sa kanyang mga kamag-anakan. Other than that, no to Tulfo Brothers. Ete Arellano, kawalan ng respeto ni Senator Tulfo, nakala niya siya lang ang nakakaalam ng tama at walang sino mang pwedeng mga tuwiran laban sa kanya. Exactly. We thank you kay Ma'am Ete Arellano, kay Dan Alham ng respeto. Sinungaling na senador, iniibang issue, wala siyang respeto. Nasa YouTube, sabi ni Tox, na kinakausap ni B. Tulfo si PFC Canlog. Acting ni Tulfo yung programa niya para mag-viral at kumita. Yung binibigay niya sa guest, pareha lang yon sa kikitain niya sa istorya ng guest. Ano pa? Sino pa? Ang respeto. Sinungaling na sinataan niya, naghugas kamay pa, but Neil pala. Ito. Sabi ni Gail, pati ang legal wife niya na si Julie Ligup, siniraan niya, naghugas kamay pa, but Neil pala, siya ang iniwan sa legal. Oh, okay. Napapaganyan na lang si, si Attorney Trixie, so obviously hindi niya alam yan. Yikes. Again. Saan niya, naghugas kamay pa, but Will pala, siya ang iniwan sa legal. Oh, okay. Yikes. So obviously, dito sa reaction ni Attorney ni Attorney Trixie, wala siyang alam. No? Na may mga ganito palang si Idol Rafi. Di ba? Oh. Continue. Sabi ni May Hiron, hello po, strike 3 na po si Tulfo. Mas masakit dahil may namatay tayong sundalo na lastly, masyado niyang verbally na abuse sa nga bells. Dapat lang sila mabash sobra. Binabasa lang guys din ni Attorney Trixie. Wala naman siya masyado. Wala naman siya sabi ni John Enanor, tama, kawawa yung mga katulad nating ordinaryong Pilipino na sa ang problema sa pamilya.
Tina, ang problema sa pamilya. Tina, may reaction ni Attorney Trixie. Makawawa yung mga katulad nating ordinaryong Pilipino na sa ang problema sa pamilya. Sabi ni Ma'am Lily Rose, kahit nga daw health secretary, ininsulto niya. No, tingnan mo. Tingnan mo. Kahit nga daw health secretary, ininsulto niya. Facial expression niya. Sabi ni Sir Tony, Rufo has no moral ascendancy to preach morality when he himself left his wife and daughter. Nakita niyo yung reaction ni Attorney Trixie dyan? Oh. When he himself left his wife and daughter. No further, sabi ni... No further comment na lang si Attorney Trixie. Oh. Again. Ni Arel Place, si Attorney Libayan lang po ang kinakasuhan ni Rafi Tulfo, 40 plus cases, favorite niya si Attorney Libayan. May nagsasabang, basa rin sa YouTube, Attorney. Kanina pa po ako nagbabasa, talaga naman, no? Sabi ni Ma'am, ni Poging Pinoy, 1.7 na tayo sa YouTube, ha? Don't forget to like po, kasi sa, 500 plus sa Facebook yata. Sabi ni John Paul, bakit kaya galit sa kanila, si Rafi and Erwin, yung utol nilang si Ben Tulfo? Mas gusto ko pang panoorin ang bitag kesa sa RTIA. Aliw talaga ako sa reaction ni ano. Ito na, ito yung part na entertaining nung binabasa ni Attorney Trixie. Kasi matatawa ka na lang sa ano eh, sa kanyang mga reaction. Well, after niyang basahin yung mga reaction, kumbaga, she doesn't wanna make any comment. No, she doesn't wanna make any comment, but giving us those facial expression. And it's, for me, it's very entertaining. Sabi ni Tato, Splice, retired soldiers, what a pathological liar. Sabi ni Ma'am Marilu, sa mga hindi pa nakalike dyan, please like naman tayo, libre lang po, at share na rin. Salamat. Sabi ni Sir Romel, tapos pasok pa yung dalawang Tulfo sa senatorial race, nakaka-PI. Speaking of PI, tumutuloy pa rin ang People's Initiative, ha? Huwag tayong malilingat. Thank you, PI. Sabi ni Ma'am Elsa, hirap na niya talaga umintindi. Ang issue is yung kawalan niya ng respeto sa men in uniform. Hindi siya sinisisi sa pagkamatay ni PFC Canlog. Susmiyo, ayaw umintindi. Sabi ni High Blood, kakatakot kung siya manalo, mas magiging oppressive times two. Hi, good PM. Sabi ni Dixie, spliced, pero naka-hide na yung original video. Oo nga daw eh, kinide na daw yung, ano, yung original. Merong ilan lang na nakapag-download. Ingat din kayo sa pag-excerpt. Dahil ang alam ko, isa sa favorite nilang ikaso ay violation ng copyright. See, dito lang alam na ni ano. Dito lang, you know, it seems that Attorney Tixie is not really naive of what Rafi Tulfo is doing among those people who's doing reaction, no, or commentary videos of his program. No, dito pa lang sa pagkakasabi niya rito, she is very much aware of what Rafi Tulfo is doing, no? Sabi ni Orange Meaning, every time may mga sundalo at pulis tayong KIA, nakakadurog ng puso. Alam nyo, AFP pa lang po yan, yung mga pumirma dun sa manifesto. In fact, maraming gustong pumirma din. Imagine. Na ako, I just wanna know, no? Ano magiging effect ng manifesto na yan kay Rafi Tulfo? Diba? Siya na rin nagsabi, you cannot break him.
Diba? Really, he's going to push back with Rafi Tulfo. Para sa akin, kung hindi naman talaga affected dito si Rafi Tulfo, I don't think magkakaroon siya ng mga statements. Oh, as we speak, we don't have any idea anymore kung ilan na yung mga nakapirma sa manifesto na yan. Pero, kung ako kayo at gusto ninyo na may pipirmahan din, dapat humiwalay ng manifesto. Pwede niyong gawa ng manifesto na we adopt the statement from the... Ay, nako, Attorney Trixie, since ikaw nagbigay ng idea na yan, tulungan mo ang mga gustong sumali sa manifesto na yan. Statement of officers, retired officers. And definitely, maraming pipirma dyan sa manifestong sinasabi mo. From the AFP. Dapat nga yung mga retired na PNP, gumawa din sila ng statement. Dahil maraming beses na sila din po ay nadi-disrespect doon sa programa ni Senator Tulfo. Boom! Boom, boom, boom. Ayan, nagbibigay ka pa ng idea, Attorney Trixie, ha? So, para sa akin, it's time na rin siguro na hindi na tayo tumangkilik sa mga ganitong klaseng programa. Mm-hmm. Marami po kasi, I thank you kay Ma'am Emily. Ito yata, guys, yung part na sinabi ng mga kabatas natin, yung plus one, plus one. Siyempre, hindi nag-gets ni Attorney Trixie. Maraming tumatangkilik sa mga ganito because to be fair, minsan very entertaining yung din naman siya. So, para tayo yung mga amiron, pag kami nakita kang away dun sa kalye, pinapanood natin pagka may nakikita na... Sabi ni Gil, pipirma na ako, Attorney Trixie. O, si Tatay Amico, off to work muna ako. Aksidente, nagmimiron. May mga ganyan tayo na ugali. Gayun pa man, hindi na po. Oh, spotted natin si Ricol. Oh. Ricol, may else ba tayo ngayon? Sabi niya sa... Nakakabuti para sa ating mga mamamayan yung ganitong klaseng programa. Bagamat mayroon siyang freedom of speech, sana maalala ni Senator Rafi na siya isang senador na ng Republika. At meron na rin pong obligasyon na siya po ay to act with courtesy sa ating mga mamamayan. It's not easy, alam ko. May nag-comment dito, guys, sabi ni Blasco. Attorney Trixie, mga teachers actually kinondem na din si Tulfo dati noong time na meron din siyang pinahiyang teacher. Yeah. Dahil yan po ang style talaga na kinasikatan ng mga Tulfo brothers. Yun nga lang, may consequences ang lahat ng ito. Thank you kay Ma'am Emily at kay Ma'am Anne para dun sa roses at saka sa finger heart. Thank you very much. Sabi ni Dark Shade, di man lang nag-sorry. Alam mo, hindi din alam ni Attorney Trixie yung mga uso sa kubol ng Tulfo Natix, yung mga pa-screenshot. Si Tulfo. Ayan nga po yung misteryo dyan. Para sa akin, kung magda-damage control, then mag-apologize. Kasi wala naman mawawala sa kanya pagka ganun. Yeah, yun yung sabi ko sa inyo kanina, di ba? The best course sana na ginawa ni Rafi Tulfo dito sa issue na to. Accountability, tinanggap niya. No? He humbly accept his mistake at nag-apologize sa pamilya ni PFC Candog. It's definitely hindi na yan maririnig ni PFC Candog, di ba? Oh. Imagine niyo yung dami nang nakalagay sa balikat ni Rafi Tulfo. Bagkus ay mapapatahimik, mapapalagay ang loob ng pamilya at ng mga nakikisimpatiya doon sa pamilya nga. Exactly. Ng Lumao. Thank you kay Anspan. Mabasahin niya rito yung message. Sabi ni Kent, may mga kakilala akong lumapit sa RTIA pero hindi nila pinansin kasi hindi naman daw na mag-trending.
mga kabitan lang gusto nila, magrereklamo sana yung mga yon sa amo nila. Si Di Alpha. Unsubscribe ako after malaman ko yan. Si Daddy Rico Gaming. Thank you, KM. Thank you, KM. Sabi ni Daddy Rico Gaming dito, Pops, kamusta ka? Magaspang pa sa papel de liha ugali ni Rami. Ni Tulfo. Grabe. KM. M ba yan o MB? Raging Potato says, oops, pag umatwa, ito, binerify ko pa to, no? Oh, ano daw to, mga kaarmado yan. Pag tumaas sa posisyon, pag may nagreklamo sa RTIA, kasabwat AFP-PNP, baka ubus yung mga men in uniform. Kasabwat? Kasabwat o katunggali? Mga men in uniform natin, mag-ibang bansa na lang. Thank you kay Ma'am Anspan, kay Maria Dolores Dalag, at saka kay RNB. Ayan, si Ma'am Emily, nagpadala rin ng chocolates. Thank you very much po. Sabi ni Eric Francisco, hindi pa lang nagkakaisa ang mga empleyado ng gobyerno na inihiya sa programa at naapektuhan ang kalusugan. Sabi ni Nenito, bilib ako kay Rafi kung may gagawin siya doon sa lumabas na gumagamit ng pulboron ang leader ng bansa. Alam na, Senado na. Sabi ni Jamie Moore, dati praise ko ang RTIA. Sa araw-araw ko panood noon, marami na rin na hindi na ako agree katulad ng first episode sa kaso ni Aura. Ay oo, na hindi yan, si siya nakikinig sa explanation ng police at kung ano-ano na ang sinasabi against the police. Tapos sasabihin ni Rafi Tulfo, siya daw ay sinisiran. Sasabihin ni Rafi Tulfo, siya daw ay yung video daw na kumakalat, ay splice. Sinasabi ni Rafi Tulfo, ganito, ganyan, ganun. Diba? Oh. Itong mga tao to, iba-ibang episode ni Rafi Tulfo ang nababanggit. Excuse me. Diba? Iba-ibang ano ang nababanggit. So, ibig sabihin, di lang issue ni PFC Canlog ang issue. Ikaw mismo, Rafi Tulfo, ang ano, ikaw yung common denominator sa lahat ng issue eh. Ikaw at mga sinasabi mo doon sa mga taong ipinapatulfo. Diba? Ano yung, tingnan mo ah, kung gaano ka-damaging yung nangyari doon kay Aura. Una, ang binabanata ni Rafi Tulfo together with his team, no? Dito, hindi ko maintindihan bakit tinanggal yung ano eh, yung sinabi ni Attorney Tongol dito eh. Bakit nila tinanggal yung video na yun? Una, ang inaano nila was yung si Mark. Okay? After ni Mark, etong si, nung nalinawan na hindi pala yung Mark yung nag-umpisa, si Aura naman. Imaginein mo, dalawang tao ang na-damage dahil sa pagpapatulfo. Dahil dinala kay Tulfo yung ano, yung issue. Para sa akin, ako kasi, in the start of my practice, talagang tumutulong ako sa mga kawani ng AFP at saka ng PNP. Yun talaga po ang ano, kasi they really can't afford yung mga mamahaling mga abogado, yeah, ng ibang mga supporters niya. Ay, Diyos na buhay yun eh, sa RAPI, eh, mas mataas siya. Sabi ni Blasco, ba't ba kayo nagagalit kay Serapi? Eh, mas mataas siya sa presidente at sa mga men in uniform. Diyos na buhay yun eh, sabi nga po ng ibang mga supporters niya. Ay, thank you kay Ma'am Anspan. Sabi ni Liam, ay po, tamang hindi tumakbo ng presidente yan si Tulfo na yan, puro kabit-kabitan. Oh my goodness. Sabi ni Minito, nung hindi pa nag-senador yan, bilib sana ako, ngayon wala na, akala niya siya lagi ang tama.
Sabi ni Sweet Dreams, we saw a video of RT in Bandagulan mode with the police chief of Las Piñas. Kala niya hindi siya uurungan ng official. I cringed on the scene when RT went on and he still does it. Shameless. Actually, napanood ko din yun. Nasagot nga siya eh. Thank you ulit kay Ma'am Anspan. Oh, sabi ni John Enenor, pinagbidlaytan niya si Atty. Acosta kung bakit di mabigyan ng abogado sa PAW yung nagreklamo kasi yung kalaban ay may abogado na daw sa PAW, kaya conflict of interest daw. Pero pinipilit pa din niya si attorney. Actually, opo, I understand that that was the case for a while. Hindi nyo kasi pwedeng pilitin talaga ang counsel pagka may ano posisyon. Okay, this is an explanation about this, no? One thing that I've learned coming from one of my professors, which is actually isa siya sa mga judge, no, MTC judge sa Manila. Bakit nga ba ganyan daw ang ano? Even before nagkaroon ng bagong policy na approved by the Supreme Court. Okay, the old policy is hindi na po pwedeng hawakan ng isang PAW lawyer ang isang client, lalo na ang isang client na hindi na pwedeng hawakan ng another PAW lawyer yung kalaban ng client ni PAW lawyer. Bakit? Kasi ang PAW nga daw, it stands like a one big law firm. Okay? Sa isang law firm, even sa private practice, they don't do that because of conflict of interest. Diba? Pwede kasi magkaroon na hindi maging impartial lang isang abogado because of panyero sila eh. They're coming from the same law firm. That was a practice for a very, very long time. Till nagkaroon ng bagong policy, which is basically, ipinaglaban din naman niya. Yun ang gusto ko kay Atty. Acosta. No? Talagang pinaglalaban niya yung mga bagay-bagay that she see na dapat niyang ipaglaban. So, ano nga ba yung nangyari? So, yung bagong policy, ngayon po, pwede na pong tumanggap ang PAW lawyer o ang PAW ng magkalaban na kliyente. Diba? Ina-allow na po yan ngayon. Yan po ang inaano ngayon ng Supreme Court. Kaya po na-penalize itong si Chief Acosta kasi pinaglaban nga niya na that counts or that will be considered as conflict of interest. Diba? Sibling conflict of interest. Kaya nga po, mayroon mga ibang mga, although I understand na the Supreme Court has issued a directive na sinuportahan yata ng DOJ na kung hindi naman the same court, maaaring kumuha din ng, pwedeng PAW din kahit may possible conflict. Kasi marami daw po ang hindi nakaka-afford ng abogado. Exactly. So against sa mga bumoto kay Senator Tulfo, iwasan yung mag-isip ng malalim o wasto para siya pa din ang iboboto nyo. Ganon? Nasasangguni ako. Sabi ni OBM, ang panakot ni Tulfo ngayon yung Senado, kaya dapat pag tumawag RTIA, dapat sumagot ka. Ang ayoko yung ginagamit yung opisina halimbawa ng Senado, yung mga may threats na padidetain sa Senate and all that, kasi alam nila na hindi nare-review ng hukuman, na hindi nire-review ng ating Korte Suprema yung mga actions ng Senado dahil co-equal branch po sila or bihirang-bihirang makialam ang hukuman sa mga issues na gano'n. Yeah, not unless so, forward in, erase parang ito kawawa sa Supreme Court. Talagang ang laki ng pagkakataon na magkawawa ng tao kung hindi maayos yung pagkagamit ng mga senador ng kanilang powers as led on what the law says, particularly on definitions. She knows hers. Anyway guys, napapahaba na ating kwentuhan tungkol dito, but I highly recommend go ahead, talagang panoorin niyo po itong naging live ni Attorney Trixie sa pagsagot niya sa Splice, no? Ni Splice claim ni Idol. Makikita niyo rito yung mga na-entertain lang ako dun sa yung way niyang mag-react doon sa mga sinasabi ng mga kabatas, kay UB, andyan sila, Sendong, sino-sino pa ba ang naandito? Diba? Tingnan natin. Andito sila,
Yeah, Circle 8. Isa sa dahilan kung bakit hindi nirerespeto ang mga pulis, ang bilis niyang magpatanggal sa trabaho. Ayun. Anyway, na ano lang, again, para sa akin, the way it is, maraming mga bagay na hindi alam si Attorney Trixie na alam natin about kay Raffy Tulfo. She's not really paying attention to whatever it is that Raffy Tulfo is doing. No, as much as we do. Okay? Yung mga pagkakamali ni Idol dyan sa loob ng kanyang programa, pagkakamali niya dyan sa loob ng Senado. Okay? Kung ito namang ginagawa, here's the thing now about Raffy Tulfo. Kung itong mga ginagawa ni Raffy Tulfo is not affecting anyone negatively, then I don't think we have reason to make any comment about his actions. Otherwise, one of the biggest reasons why we're doing this is because we need, no, we need to correct his actions. It's not for the betterment of other people, but for his own betterment. Diba? You can now imagine Raffy Tulfo by the time na halimbawa, God knows what, whatever decisions you're going to make by 2028. Kung ano man yung maging decision mo, let's say hypothetically you run for another, it's either you run for another term in the Senate or you run another post, which is presidency or vice presidency. Lahat ng problema o issue sa'yo lalabas. Even those cases that you filed against your critics will come out. And those actions, trust me, will definitely gonna cost you a lot. Diba? Anyway guys, again, maraming salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe, like, and comment. Nag-agree din ba kayo sa akin na entertaining yung mga naging facial expression dito ni Attorney Trixie? No hate to Attorney Trixie. Of course, lots of love for her. Maraming beses na nating nakasagupa to si Attorney Trixie sa labas, and she's just a very sweet person. Anyway, guys, I'll see you in the next video.